Demon Kite mukhang manggagaling sa likod. Papasok, ginamit ang kanyang ultimate pero now naging defensive lang yun. Oh. But Blacklist being careful. Whoa! Burst damage down to Iyak. Noong on target si Oheb. Shot down ng isa. Nakita natin yung gustong gawin talaga ni Oheb during that time. Nakaready na yung Blood Old niya. Tapos nung nakita niya na may nakasulubog dito from the side of RSG, ginamit niya agad yung kanyang stunning effect and Aqua is down. Sa gustong gawin ng Blacklist International. Oh, ito na. Hinarangan na Haji. Taken down Heat with the mega kill nila. Bagang real manipulation bar sa defensa para ma-zone out ang kalaban for RSG. Hindi na nakalapit sa Lord but now Blacklist taken down. Ang susi na hinihintay ng Blacklist na dito na. Mukhang magbabasagan na sila ngayon ng defensa. They are one team na sobrang creative talaga pagdating sa kanilang mga galawan and they have their own brand of MLBB. So it's something that RSG needs to look out for. They ban out the Estes for Blacklist. Tinanggal nila yung Demon Kite Link. Grabe, ang opening ngayon sa ating draft, ladies and gentlemen, Blacklist versus RSG, prioritizing Ling and Paquito. And as well as on the other side of RSG, we have Estes and Mathilda. So these are Venus heroes para sa RSG na ayaw nila makuha. Kasi alam naman natin yung performance ng Blacklist International. When we say na binaban yung mga heroes dito ni Venus, it's not something na ano lang eh, parang strategy nila na para makontra. Mm. Pero ito yung talagang effective kasi for Blacklist International. Blacklist International naman dito, binan nila yung mga heroes or possible heroes ni Demon Kite kasi yung tatlo, alam naman natin si Ling, nasa pool talaga yung ni Demon Kite together with this Paquito as well kasi nakita natin yung possibility of having the Paquito as a core and yung X-Borg na binabanggit natin. Sa unang facing pa lang ng ban natin dito, Blacklist trying to be careful din sa kanilang first pick? Well, they can choose to pick what? Eve? Oh. Katulad ng mga ganitong pick. This is highly disruptive para sa kalaban nila given the fact that RSG can be aggressive at times. Pick it. List. Sa unang pagkakataon na punta ang Eve on the first pick. Akala ko, narinig ko kanina, Benedetta, kaso nasa RSG pala yun. Connection na talaga nag-stand out for this RSG squad. But Blacklist International will go with the YSS rather. Waga, wise hero na to eh. Ang pinakaano na lang dito is sasabihin ko palang movement speed para mapabilis dito ang farming ng Blacklist, specifically wise, is the Rafaela. So maganda na agad dito yung first three picks ng Blacklist International. Grabe, inunahan na nila ngayon ang pakiramdam ng RSG, pero hindi sila nagsayang din ng panahon. Farsa, burst, and also progress din sa jungle na masapaagap. Hindi pa ganun ka-open yung kanilang pickings. Merong Angela silang kinuha, which means na merong isang possible marksman or possible assassin na pwedeng lumabas. Kapag kadating ng late game, hindi na sila gaganon kakunat sa mga marksman or sa mga late game heroes na kinukuha ng mga ganong klaseng team. So ngayon, what you're really seeing right now is Beatrix has been banned. Esmeralda din. Ayaw ibigay ng Blacklist yan sa kay Bong, kay Iyakno. Hindi talaga binibigay ng Blacklist International Esmeralda ni Iyakno. And kukunin ko yung sinabi ni Butters, tama, pwede pa ditong ilatag ng RSG to go for a marksman. Kasi from the last game ng RSG, si Iyakno was on the marksman role. So, kaya maganda din dito yung mga binaba ng Blacklist, which is the sustain. Kasi pagka may marksman, or mag-marksman kasi si Iyakno, automatic, ang magiging hero ni Nats is a hero na makunat more than sustain, like the Lapu-Lapu, Uranus. Tina-target ngayon ng Blacklist si Iyakno na pwedeng maging dahilan to sustain the fight ngayon ng RSG. Blacklist is going classic pero Eve on the hands of Oh My Venus might be or pwede rin kay Haji. Pero ngayon may narinig isang ban for Blacklist. Oh, speaking of which, Lapu-Lapu. Predicted. The marksman pass for the side of RSG. It could happen right now. Pwede na kunin ni Iyakno yung kanyang hero.
possible, pwede pa sila mag-Bruno. Actually, ginamit din nila yung Nathan. So, pag sinabi mo kasi DPS kulang. So, this is the hero na substitute kahapon. Kapag hindi lapo-lapo yung gamit ni Nat, automatic, itong Uranus yung gamit nila. So, if you look at the lineup here or yung mga na-pick na ng RSG, yung pinakakulang talaga is the DPS. Unlike for Blacklist International, mailatag man dito real world manipulation or hindi makancel man siya ma-interrupt, meron pang YSS to go for the DPS. So, Blacklist International, kailangan naman nila dito ng sustain. Oo. Pero, Okay. Balmond is a hero na usually kapag nasa rank games ka, madalas ginagamit to eh. Masakit to eh. Masakit talaga. Balmond. Pero kasi, nagiging clear answer siya para doon sa mga Angela picks, sa mga Uranus picks. Kasi hindi nga naman, hindi, para sa Balmond kasi, hindi mo kailangan bumaba doon sa 0 HP para matakedown ka. Mm. May certain threshold or may certain limit na kailangan kang abutin na kapag ginamit niya na yung ultimate niya, lahat na mahagip doon na nasa threshold ay mawawala ng todo. Kapag ka hindi talaga nila napigilan or hindi nila nalutasan yung ginagawang damage output nung side ng Blacklist International, oo, baka yung Uranus mawala sa isang iglap at yung Benedetta na kakapitan niya mawala din sa isang iglap. Nako. Risky factor ngayon sa RSG. Pero for the last pick, Nathan. Tama, yung physical. Mas flash na dash, kumbaga, para dito sa side ng RSG. Na magkaka-5v5, 2v4 na lang. Eh, hindi na ata kailangan ng Blacklist pero si Oheb at si Haji nakatarget dito kay mismo kay Heath. RSG mukhang trap dito, di na makakalis dito. Tama nga, Butter. Sinihintay na lang nila yung items ngayon habang yung RSG naka-momentum sa objectives. Mark agad for Heath. So, ibig sabihin, residential if ever na magkaroon ng e-fight para mas magkaroon ng movement speed dito si Demon Kite na makatakas doon. And I just have to say, Demon Kite, iba talaga pag ang ginagamit niya is assassin. Iba. Very aggressive. Hindi niya inaantay na magkaroon ng setup from the players of Team RSG. Siya na yung pumapasok. Siya na yung nagpa-penetrate against Blacklist International. And, oy, in terms of objectives, 250 for Wise. Dito grabe. What a journey it has been for Wise. Nakakuha na si Oheb dito ng 2 kills while si Haji merong isa. Oh, nuts! Na-target doon ni Wise sa taas. Napalabas ng Feathered Airstrike para sa defense. Atake ang Blacklist mula sa likod. Ang mismo dito ang Feathered Airstrike, di napalabas. Harangan ang pagbanda dito ng damage. Pero Demon Kite, wow! Nakuha pa doon ng isa. Pero that is damage from Haji now. Grabe. Nababasa ngayon ng RSG ang code mismo ng Blacklist. Pero Wise, drafting pattern. Now, it's time for Blacklist International to decode kung ano ba ginagawa ng RSG and Nats goes down. Nako, nag-overstep siya doon sa area ng Blacklist. Nakuha na magandang vision. Now, it's the time na wala ang makunat sa RSG. Mukhang susugod na dito trying to set this up. Lord gagamiting pang-invite or pang-pro kung sinong gustong lumaban. Hinihintay nila mag-react ang RSG. Blacklist getting ready for this set. Ginamit ang Feathered Airstrike ni Aqua. Mukhang may gagawin sila ditong kakaiba. Pero now, Edward, using to spam, but Demon Kite, mukhang manggagaling sa likod. Papasok, ginamit ang kanyang ultimate. Pero now, naging defensive lang yun. Oh. But Blacklist being careful. Whoa, burst damage down to Iyak. Nung on target, si Oheb shot down ng isa. Dalawang nakuha doon and they're playing it correctly and safely. Kitang-kita natin yung gustong gawin talaga ni Oheb during that time. Naka-ready na yung Blood Oath niya. Tapos nung nakita niya na may nakasulubog dito from the side of RSG, ginamit niya agad yung kanyang stunning effect and Aqua is down. So for RSG dito, napipilitan lang sila na sumagot sa gustong gawin ng Blacklist International. Oh, ito na. Hinarangan na Haji. Taken down Heat with the mega kill nila pag ang real manipulation para sa defensa para ma-zone out ang kalaban din for RSG. Hindi na nakalapit sa Lord but now Blacklist taken down. Ang susi na hinihintay ng Blacklist na dito na. Mukhang magbabasagan na sila ngayon ng defensa butters. We're not counting Blacklist out. That could have been the best time for RSG to end this game. Pero you never ever underestimate Blacklist International. Lalo na pagka-clutch moments. Kasi itong mga to, meron silang clutch. Gustong-gusto nilang signature move na to. Din binagsakan mismo dito ng ultimates from Oheb. Naka-mega kill na. Blacklist initiating down. Now defenses ng RSG. Kung nga ba na Nats trying to soak up damage. Pero now Blacklist nakalock na ba sa third at matatapos na ng laban na to. But now unconditionally, Blacklist succeeds with their signature clutch right on point. Blacklist takes game number one. Shot call perfect for the side of Blacklist International. Nagkaroon sila ng miscommunications, nagkaroon sila ng problema ng mga early stages ng game, and it was forced by the side of RSG.
hindi yun error na basta-bastang ginagawa ng Blacklist International, ah. Pero, if you're a Blacklist fan, you're an agent right now, you have to respect kung ano yung ginawa ni RSG. They took Blacklist International to their limits, but sa pinakadulo, yung clutch jeans talaga ng Blacklist International yung na-edit.